Gusto na ng Bulacan Provincial Government ng isang master plan para malutas na ang pagbaha na palaging problema sa ilang bahagi ng lalawigan. Mabilis na raw kasi tumaas ang tubig. Mabagal pa itong humupa. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Higit 90 million pesos na ang pinsala sa sektor ng agrikultura sa probinsya ng Bulacan, dulot ng pagbaha ng dalang habagat at mga bagyong Egay at Falcon. Kaya naman gate ni Bulacan Governor Daniel Fernando, kailangan na ang isang master plan para solusyonan ang pagbaha sa kanilang lalawigan. Ito po isa sa mga kailangan natin. The implementation of the Bayabas Dam Project. This project is seen as a multi-purpose dam. And aside from being a potential source of domestic and irrigation water, it is also seen as the major flood control facility from water is coming from the watershed. Natalakay din ang pagbaha sa Bulacan sa Technical Working Group meeting ng House Committee on Public Works and Highways. Tanong ni Bulacan 2nd District Congressman Tina Pancho, may kinalaman ba ang pagtatayo ng New Manila International Airport sa mas malalang pagbabaha sa kanilang probinsya? Bagay na sinagot naman ng San Miguel Corporation na in charge sa isinasagawang paliparan. May mga ginagawa nga raw silang hakbang para ibsan ang pagbaha. Mr. Lu, hindi namin masabi sa mga kalalawigan namin kung bahagi ng baha ang airport o hindi. Kasi wala nga po kaming hawak. At ang lagi lang pong binabanggit sa amin, maski ni Mr. RSA, ay dredging. Ang focus namin ngayon is sa hukayin yon at palaliman. Nang sa ganun, makabawas dun sa pagbaha. Nag-umpisa pa lang po kami ngayong Oktubre at nasundan ho ng pangalawang ilog ngayong Marso at ini-step up ho namin yung cleanup. It is still contestable ho kung yung bahabo ho ng buong Bulacan dahil ho sa airport napaliwanag na ho ng karamihan kanina ho na marami hong factor na nagkokoso ng pagbaha sa Bulacan. Nananawagan din si Congressman Pancho sa mga establishmento na magkaroon ng rainwater harvesting. Ito ay para magamit pa ang mga tubig-ulan for commercial use. Kaisa rin si House Ways and Means Committee Chair at Albay Congressman Joey Salceda sa panawagan sa flood control plan, hindi lang sa Bulacan kundi pati sa NCR. Dapat daw pagplanuhan ito ng mabuti ng mga LGU at private sector. Without integrated flood control and centralized land use and planning, Bulacan and North NCR is doomed to even more flooding. Integrated flood control is a massive undertaking that requires the resources and expertise of the private sector. Ayon pa kay Governor Fernando, kailangan din palakasin ang Bustos Dam rubber gates. Napakalaga po ng rubber gates na ito, mga ito, sapagkat ito pong umaalalay sa tubig ng Bustos Dam. At ang pinakamabigat po dito ay lahat po ito ay dapat palitan na. Well, napakalaga po ng Bustos Dam sa amin. Ito po ang nagbibigay ng tubig sa ating mga magsasaka. And of course, itong Angat Dam, buti na lang po hindi sumabay. Dahil pag sumabay po ito, ay sigurado mas lalo po kaming malulubog. Importante rin daw ang patuloy na dredging activities at flood control infra projects. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.